I-rated S. What's up mga kapamilya? Narito mga kapatitinding eksena at kaganapan sa FPJ ang probinsyano. Manalangin si Lola Flora na sana'y magkaroon ng katahimikan ang buhay nila. Pagpasok ng bagong taong ito ay maiba ang kanilang kapalaran. Tuluyan ang mapaglabanan ng kanyang apo ang mga pagsubok para makauwi na sila at muli silang magkasama-sama. Sa inis ni Madam Lily kay Arturo at Renato ay umalis na lang ito. At tinanong ni Agustus kung okay lang daw siya. Mukha ba akong okay? Sabi nito. Nagkaisahan daw siya ng mga hayop na yun. Ano bang nangyari madam? Sabi ni Agustus. Di ba dapat wala daw sila dito sa palasyo dahil tatakbo sila sa eleksyon? Dina-blackmail nila ako. Lalabas nila ang lahat ng baho namin kapag tinanggalan ko sila ng kapangyarihan. Mga tuso ang mga demonyong yun. Binali na nila ang batas tapos ngayon hinustis pa ang opisina ng Pangulo. Naku madam, durog kayo ngayon sa kanila. Ikaw ang dudurugin ko. May oras din sila. At humanda sila sa akin. Samantala, nakakatawa lang daw dahil walang nagawa itong si Lily. At pinagmukha nila itong tanga. At paano daw kung itutuloy ang banta ni Lily na ibubuko silang lahat? Masyadong mataas ang lipad ni Lily at bubulusok siya pababa pag ginawa niya iyon. Samantala, hinanap ni Don Ignacio si Aurora. Pagkatapos ng mahabang panahon, galit pa rin siya sa akin. Pero hindi ako titigil hanggat di niya ako napapatawad. Pagkat masasayang lang ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking negosyo at kayamanan. Sa kabilang banda ay hindi makatulog itong si Mara. Ano daw ba ang nangyayari sa kanya? Bakit hindi makatulog? Siguro nalalakihan lang ako sa aking kwarto. At baka nasanay lang ako sa maliit na kwarto. Tulad ng nakatira pa kami dati sa bukid. At mas payapa ang buhay namin dati noon. Di tulad ngayon. Baka kailangan kong lumipat ng ibang kwarto at subukang umidlip. Kabilang banda, dumating na itong si Eduardo sa ospital. Tuloy-tuloy na pumasok ito at hindi man lang nagtanong sa information. Kahit tinanong siya ng nurse kung saan siya pupunta. Saan si Don Ignacio? Sabi nito, kapatid ko siya. Gusto man lang makita bago siya mamatay. At pinasok agad ang kwarto ni Don Ignacio. At ayon kay Don Ignacio, anong ginagawa mo rito? Hindi niya raw matiis na hindi siya puntahan, lalo nang makitang malubha daw siya. Huwag kang mag-alala, ligtas na ako. Mahirap mamatay ang masamang damo. At ano ang kailangan mo sa akin? Gusto lang naman kitang makita at makausap. Masama ba yun? At kung kailangan mo ng pera, alam mong hindi kita bibigyan. Pagkatapos ng makasalanang ginawa mo noon sa akin. Kuya, tapos na yun. Hindi na yun mauulit. Eduardo, matatanda na tayo. At maliliit pa lang tayo ay puro sakit ka na ng ulo. Iniubos mo sa sugal ang pera at kabuhayan natin. Kuya, matagal na akong nagsisisi at pinagsisihan ko na lahat at nagbago na ako at iba na ako ngayon. Maniwala ka naman. Huwag mo akong paikutin. Alam mong hindi ako maniniwala sa iyo at umalis ka na. At pinuntahan siya ng mga nurse at pilit na inilabas sa kwarto. At ayon kay Lucia, ang kapal daw naman ng mukha niya para pumunta rito. Gusto lang naman niyang bisitahin ang kanyang kuya. Masama ba raw yun? Baka raw nakalimutan na niya na matagal na niyang pinutol ang relasyon niya sa pamilya Guillermo. At ikaw, tumigil ka. Baka tahiin ko ang bunganga mo. At ikaw, huwag kang magsalita sa akin ng ganyan. Kapatid ko yan, kadugo ko yan. At ikaw, baka nakalimutan mo. Alalay ka lang. At kung magsalita ka, kala mo kung sino ka. At narinig lahat ni Aurora ang pagtatalo nila. Aurora, pamangkin ko, nandito ka na pala. Kailan ka pa dumating? Ayaw kong humarap sa iyo, Eduardo. Malis ka na. At huwag kang kumilos nang marang wala kang ginawang malaking kasalanan sa akin. Aurora, matagal na yon at yung ginawa namin ni Kuya ay para sa iyo yon. Hindi ako nakikipag-usap sa mamamatay tao at inulit ko na umalis ka na. Ayon kay Aurora, ano bang pamilya ito, Manang? Ano daw ba ang nangyari kay Chio Eduardo? Noong nagpunta raw siya sa Amerika ay umabuso at kinuha ang bahagi ng kanyang mana. Ginastos at sinugal at lahat-lahat ng kasamaan at bandang huli pati pera ng papa mo ay gusto niyang pakialaman. Kaya't nagalit na ang papa mo at pinalayas siya. At ngayon, biglang bumalik. At kaya bumalik ay baka interesado sa kayamanan ng maiiwanan ng papa mo kapag namatay ito. Samantala, ayon kay Elizabeth, hindi mo ba na napapansin na hindi na nagagawi dito si Paeng? Elizabeth, hindi naman dapat pwede iasa lahat kay Paeng. Alam mo naman, hanggang ngayon ay hindi ako tanggap ng lolo niya. Malaking pasalamat nga at tinutulungan niya tayo. Baka nga nagkakaproblema sila dahil sa atin. Paano na daw sila ngayon?
Kagabi para sila, hindi kumakain. Dating gawiraw, didiskarte si Ambo ng pagkain. At sabi ni Elizabeth, sasama ako sa iyo. Ayon kay Oscar, hayaan mo nang sumama si Elizabeth. Total, hindi naman ako pwedeng lumabas. Kahit lumabas na si Elizabeth at Ambo upang dumiskarte ng pagkain. Kabilang banda, itong si Paeng ay kumukuha ng pagkain upang dalhin doon kila Oscar. May dala itong kanin at gulay at dahan-dahan itong umalis. Saktong padating naman ang kanyang tatay. Saan ang punta mo? Sabi nito. At napahinto si Paeng. Ano yang dala mo? Pagkain pulo. Sabi nito. Dadalhin mo yan kila Oscar ano? Ikaw na bata ka, susuwayin mo pa ako. Diba't sinabi ko sa'yo na huwag ka nang babalik doon. Pero lo, kawawa naman sila doon. Magugutom sila. Wala akong pakialam kung magutom sila doon. Sinabi nang ibalik mo. At mabuti pa, ipagtimpla mo na lang ako ng kape. At ibinalik na nga ni Paeng. At ayon kay Armando, kapag kasama nila si Cardo at mga Agila, mas lalo silang lalakas dahil sa pinagsanib nilang pwersa. At sigurado na ang kanilang tagumpay. At wala nang makakapigil sa paghihiganti nila. Ito na ang simula ng pagbagsak ng lahat ng taong nagpahirap sa kanila. Manda kayong lahat dahil katapusan nyo na. At tumating si Cardo at mga Agila at kinausap si Armando. Ayon kay Cardo, pwede daw ba siyang makausap at mahihiling ang pabor? Ayon kay Armando, kung anumang maitutulong namin, ibibigay namin sa inyo. Kung kailangan nyo ng bala, armas, pera at mga sasakyan at kahit mga tauhan, marami kami yan, bibigay namin sa inyo. At magsabi ka lamang. At ayon kay Cardo, maraming salamat sa lahat ng tulong nyo. Ito na raw ang tamang pagkakataon para magtulungan sila. Wala nang ibang tutulong sa mga Pilipino at sa buong Pilipinas kundi tayo. At kinakailangan na natin kumilos. At kinakailangan kalabanin na natin si Oscar Hidalgo at ang lahat ng kanyang mga kasamahan. At pati na rin si Renato Hipolito dahil siya ngayon ang may hawak ng buong sandatahan ng Pilipinas. Hindi na sila makikipagsabayan sa kanila. Kakayanin daw ba nila ito? Napakalaki ng puwersa nila. Uunti-unti natin sila hanggang sa mapilay sila. At pagkatapos nun, kukunin nila ang presidente. Parang napaka-imposible daw ang gusto nilang mangyari. Buong puwersa ng Pilipinas ang makakabangga natin. Dahil kapag hindi daw nila ito hinarap, patuloy daw silang magtatago. At walang mangyayari sa buhay natin. At kailangan na natin kumilos at lumaban. At ngayon, tumatakbong presidente ang Madam First Lady kapalit ng kanyang asawang si Oscar. At sa kabila naman, si Renato Hipolito at Secretary Padua. Walang pagkakaiba ang mga yan. At sino mang mananalo sa kanila ay maghahari-harian sa bansa natin. Kaya sigurado, wala namang mangyayari sa ating mga Pilipino. At paaasahin na naman nila ang lahat ng tao. At hindi lang yun, kapag nakapuna sila sa pwesto, gagawin naman nila ang lahat ng gusto nila. At sigurado ako, nakakamkamin nila ang lahat ng kayamanan ng bansa. At ang ibig sabihin nito ay patuloy ng paghihirap ang daranasin natin sa susunod na 6 na taon. At ayon kay Armando, tama ka Cardo, tama kayong lahat. Matagal na naming hinihintay ang pagkakataong ito para makahanap ng kakampi, para labanan ang mga tiwali sa lipunan. At masaya kami na tutulungan namin kayo. At ayon kay Roxanne, huwag sanang masamain ang sasabihin niya. Sana daw ay hindi sila nagkamali nang humingi ng tulong sa kanila. Bakit? Ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Marang. Itong pagtutulungan natin, sana lang ay hindi mabahiran ito ng masamang bagay, illegal man o kriminal. At alam ninyong lahat na dati kaming mga pulis, kahit sana talaga ay wala kayong inililihim sa amin na masamang gawain. Naintindihan kita. Hindi kami sang-ayon sa mga sasamang gawain. Kagaya niyo rin kami. Cardo, para makilala niyo kaming lubusan, gusto kong isama ko kayong lahat kung saan kami nanggaling. Makuha kaya ang tiwala nila Cardo at mga Agila? Abangan natin at tutukan mga provinsyano ang iba pang matintinding eksena. For more updates at kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa EPG ang provinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.